remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Hello guys, welcome back to my channel. So, ayan, kakatapos ko lang mag-livestream guys. And almost ko nang makalimutang ilabas yung meat para sa dinner namin mamaya. So, gawin muna natin yun bago pa yun, ano, bago ko makalimutan. Enjoy watching! Oh, diba? Touch-touch lang. So, ito yung meat guys. Ano siya? For, parang for burger siya. Actually, 100% beef to siya. And, dabi talaga yung ano ko, yung fish ko. Nangangamoy siya ng bonggang-bongga. So, para lang to actually sa asawa ko, pero, hindi yata ako makikita. Para lang to actually sa asawa ko, pero parang, ito na rin yung dinner ko. Kasi, pwede ko naman ano, iparish siya sa rice, diba? Yun. Samahan niyo ako. Magluluto tayo mamaya. See you in a while. So yan guys, kini-get ready ko lang yung meat. Totally frozen. Frozen talaga siya. Hard pa. So, kailangan ko itong gamitin in an hour. Kaya, maybe I have to defrost it. So yan, medyo yellowish yung ating ano, yung tantaran. Kasi nag-ano ako kanina ng vegetables. So yan. So, magluto tayo maya-maya. I'm just cooking the meat right now, guys. You might be wondering why I put some onions and garlic in it. I just found it more aromatic when you put something like that in the meat, even if it's not supposed to. Anyways, I'm just going to remove it anyway. It just have to soak in with the meat, so it would be more tasty. All you have to do while cooking is you have to press in with that thing so you would know if it's ready, because the moment the red stuff coming out, then that means the meat is ready to eat. So now there's still a little more, so I have to continue cooking it. So now we are preparing the sauce that I made, which is only for my husband alone. Soon ready, but I just realized now that it was pretty thick, but it's good. So yan guys, the food is ready. So yan na yan siya. Still so warm, so it's good for this dinner. Hello guys, welcome back to my channel. So before ko palang ano, before pala ako magsisimula, simulan muna natin sa buhok ko. O diba, shiny siya. Sun silk. Pero hindi po sun silk ang gamit ko. Kasi I've said it many times kapag ka nagla-livestream ako na nagkakaroon ako ng napakadaming hair fall, especially pag ibabrush ko yung hair ko. But since yesterday, nung nag-shower ako tapos ginamit ko yung bago naming binili, actually, ginamit ko na siya noon guys, yung product na yun. Kaya lang, medyo may kamahalan nga siya, lalo na yung medyo malaki na bottle. So yun, minsan, at saka hindi,
Kapag ang sinashoppingan talaga namin kasi pag bumibili kami ng mga kailangan sa bahay is usually either Rima, Aldi, or Lidl. Eh, normally, ang makikita ko doon is mga Lidl product, mga ganyan-ganyan. Hindi ko nakikita ang L'Oreal. Kailangan pa namin pumunta ng Frutex or Matas, mga ganyang store. Tsaka, yung mga product talaga nila, medyo may kamahalan. So, yun. I also purchase a L'Oreal product, L'Oreal brand na conditioner, but the problem is it was for natural hair and my hair isn't so natural at all. It needs extra moisture. So ang ginawa ko is pumunta kami no the other day, nag-purchase ulit ako ng L'Oreal product na conditioner. Ipapakita ko sa inyo guys. Papakita ko na lang dito. Kung kaya kong i-insert yung pic na. So yan. Nag-purchase ako niyan. Tapos, ayan, maganda siya. Hindi na ako nagkaka-hair fall. At saka, super, super soft ng hair ko. At saka, hindi siya, yung tipong, hindi siya mag, ano bang tawag? Yung mag, ano ba guys? Nang suklayin nyo, parang mabubunot na lahat yung buhok nyo. Hindi na siya. Kung makikita nyo naman talaga, oh. Tabunan lang natin yung ano. O, di ba? I've actually started thinking of cutting it again kasi ang daming breakage pero yung nabili ko na bago na product is anti-breakage siya at the same time soft makes your hair soft talaga. So talaga namang, di ba? So light na kayo. So back tayo doon sa ano ko guys, sa niluto ko para sa asawa ko kahapon. Ang ginawa ko kasi is nagluto ako ng food for him. Tapos nagustuhan naman niya. Ang problema, ang nakaproblema ang naging problema lang is yung sauce. Yung sauce is very thick, which is he said it tastes good but hindi maganda kasi nagda-diet siya. It's been a while now na nagsimula siyang mag-diet. So, ang kinakain lang niya is yung green leafy na mga pagkain tapos yung dark bread kasi lesser yung ano niya, carbohydrates compared dun sa white bread. So, I'm very proud kasi finally, he decided kasi medyo malaki talaga yung asawa ko, guys. The first time I visited him, napakalaki na talagang tao. I mean, yung katawan niya talaga. Pero ngayon, na-start na mag-lose yung weight niya, which is good. At the same time, in a healthy way naman. So, yun. Pero ako, wala pa rin talaga akong preno-preno sa pagkain kasi, I don't know. It's so easy for me to lose the weight, but it's hard for me to gain. So, yun. Yun pa rin yung problema ko. Pero as much as I'm eating normal, then I have nothing to worry about losing anything because I know it would stay that way. So yun lang guys. Nagustuhan niya yung niluto ko, yung sauce lang ang may problema, tsaka yung potato kasi sabi niya medyo old na daw ang potatoes. So by next time around, siguro mag-purchase na lang kami ng newly yung bago talaga sa store, yung ipo-purchase namin the next time around na magluto ako ng Dansk Mel for him. Para anaman, at least, di ba, perfect yung niluto natin. It's not often that I make food for my husband kasi nga, napapagod ako. Akalain nyo yung pagkain niya lang yung niluluto ko, buong kamay ko, pasok-pasok. Tapos, ewan ko ba guys, I like cooking. And I like when people actually say that my food is taste good. Pero ang problema is, ang sakit ng kamay ko, pagod na pagod ako kasi lahat na yata ng gamit sa kusina, magagamit ko yan pag ako yung magluluto. Parang super, super messy ko kung ako yung magluluto sa loob ng bahay. Kaya, normally, nagluluto ako sa asawa ko. Sinisimulan ko yan ng maaga para naman hindi ako gabihin sa paglilinis. Pagkain lang yan ng asawa ko ha, hindi ko pa yan pagkain. So, napaka ano siya. Napaka high maintenance, di ba? So, kung gusto ko lang din i-share sa inyo guys yung ano yung dapat gawin kapag nag-a-argue kayo ng asawa mo. Ano yung dapat solusyon?
So, sa akin lang naman, salamat din sa ano ha, sa advice Filipina Senior Vlog Denmark kasi medyo, yes, I admit I'm still pretty young for this kind of stuff na parang hindi pa ano sa isip ko kung ano talaga yung tunay na meaning ng kasal or yung pagsasama ng mag-asawa. Para kasi sa akin, I only think about happy moments before. Pero nung first year namin ng mag-asawa, napakahirap niya. Napakahirap i-handle yung buhay mag-asawa. So, it's good to hear some advice from people who have more experience and of course, experience yun nila with their own partner din or sa in their own life kasi at least may time ako na makapag ano makapag-isip din or makapag-muni-muni, 'di ba? Kasi ang napakabilis mag-ano ng mind ko in terms of yung relationship with my partner. Kasi nga mabilis akong masaktan. Super sensitive ako. Pero sabi ni ano ni Filipina Senior Vlog Denmark, huwag kang masyadong sensitive kasi yung mga Danish, ganyan lang talaga yan sila. That's how they react, that's how they yung ganun yung pag-uugali talaga nila. Hindi naman totally bad, pero yung bang derechohan direct to the point yung mga ano sagot nila, kung ano yung nasa isip nila or kung ano yung idea nila. Sasabihin at sasabihin talaga yan nila. So, may difference ang ano guys, mga Danish men compare sa mga Filipino. Pero I must say, I'm not saying hindi maganda yung ugali ng mga Danish kasi to be honest, so far hindi naman ako totally nagka-boyfriend talaga doon sa Pinas, pero ano lang, charing-charing lang. Pero ang napapansin ko lang doon ha, napaisip na lang tuloy ako, bakit ako na in love sa mukong na yun? Alam mo yung tipong ang galing-galing lang niyang mambola the first time around. Pero later on, wala. Ni pagtawag, ni pag-text, hindi magawa. Sa mga Danish naman guys, kung ano yung trato nila from the first time, ganun talaga yan. Till ano, kung mag-years na kayo or whatsoever, iwasan lang talaga yung pagiging mabunganga. Kasi yan yung hindi talaga nila gusto. At saka, they listen to your ano naman, they listen to your kung may gusto pang sabihin, pero wala lang talagang yung nyaw, 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 nyaw. Hindi maganda. So, yun lang ma-share ko sa inyo, guys. So, mahirap siya. Being here, not having your family member, not having any friends to talk to, napakahirap. So, alam kong alam to ng mga Pinay din na nakapag-asawa ng ibang lahi kasi ganyan talaga sila eh. Yung mga European, I don't know sa mga Americans if they're the same. Yung asawa ko, para sa akin, yung parang tipong mamamatay na lang ako dito, hindi pa rin ako pinapansin. Kasi pag nag-aaway, hindi yan talaga, pag feeling niya hindi niya kasalanan, hindi yan siya magsusorry. Kapag feel niya na ako yung may kasalanan, hindi talaga yan siya magsusorry. Magsusorry lang yan pag iiyak ako. Pero nakakapagod din kaya mag-iyak-iyak. Gusto ko sorry agad, di ba? Charing lang. So, yun lang guys. Yun yung advice ko. Ano lang, talk to each other na lang talaga and never let your pride ruin the relationship that you build with your partner. Kasi isipin nyo na lang din yung mga years, times, good memories na spent nyo together and to fight through all that process, all you've been through, tapos gagawin, itatapon mo lang, di ba? So, sayang din. So, yun lang yung ma-share ko. Thank you so much, guys, for watching, and see you in my next vlog.